Yan. Yan siya. Ginawa niya yan. Anong problema mo? Pagkanima, gait sa'yo. Ah. Putol-putulin talaga namin yung buong katawan mo. Ano? Hindi kami nagbabanta. Ginagawa namin kung ano yung kaya namin gawin. Kaya... Hello, Scorpions. Okay, nag-live ako kasi may nagtitreaten sa atin. Alright. May nagpapadala ng death threat. Talagang death threat talaga. Ewan ko ba? Okay, set, hearing resume. So marami po na masyado sila sa politics. Na dito na gusto magtanong. Meron na pong listahan. Yung wala pa ho ang pangalan dito sa listahan. At gusto rin yung po magtanong. Hindi, pinapanood ko yung hearing kanina. Kasi hindi ko napakinggan. Seryoso. So, yung... Okay. Mamaya, kikwento ko. May nagpadala sa akin ng death threat talaga. Tungkol sa paggaganon ng ulo. Okay. So, I don't wanna mention a religion. Pero ginagamit nila yung religion na yun. Para manakot siguro. But when I check on the account, it's an old account. 2023 pa yung account na yun. So, may mga marami siyang fina-follow. May mga followers din. So anyways, the attention of the committee secretary so that your names will be included. May gagawin lang ako. So, gaya ng sinabi ko kanina, pakinggan po muna natin. Natatawa lang ako, hindi ako nakakuan. Hindi ako natatakot, natatawa ako. Yun yun eh. Andy, pwede ba sabi ni Scorpions, sa committee ito ang iyong salaysay? Okay, Lord. Ang pangalan niya, yung makyat kahapon, yung guard. So, yung, pangalan ito? Gala mini vlog. So nakita ko yung pattern kasi nga, dati kong investigator, nag-investigate ako ng mga fraud. So, alam ko kung paano magtumingin ng pattern. Okay? Makyat siya 3:40 plus ng ganitong oras. Oh, halos ganito. Ay, 2:41 pa lang ngayon. Pero kahapon, 3:40 plus. Makyat siya. I was talking about, ano ba ang pinag-uusapan ko kahapon? Tungkol lang sa politics. Duterte, BBM, usual shit. So, pag-akyat niya, siya yung unang guest ko eh. First guest. Kung nakikinig ka, galing mini-vlog. Okay? Kung nakikinig ka na isang self-admitted guard sa Mindanao, wala akong problema sa mga guard. Pero pag-akyat niya, bayaran, ganun. Mga usual shit ng mga DDS. Kumusta Bentong, sabi ni, wag mo bilhin to. Okay, alam ko maraming DDS akong viewers. Okay? Kung sa tingin nyo, ito na yung politika nyo, yung pag-threaten. Alright, kasi may mga video proof tayo, may mga screenshot tayo. Well, choice nyo yan. Alright, choice nyo yan. Kung sa tingin nyo, pwedeng mag-threat kasi dahil puon mo. Yan yung masama sa politika eh, no? Nagiging masama ang politika pag naging fanatic ka na. Alright, kung naging fanatic ka na. Kung sa tingin mo, pwede ka nang pumatay. Hindi ako nagbibiro. Pwede ka nang papatay dahil sa idolo mo. Kung sa tingin mo, ganun yung mga katropa mo, at tama yun, well, right mo yan. Okay, si, ang pangalan ito? O, makukulong na ang mga Duterte Newgate. So, ito, may nagpadala talaga, hindi ako natatakot, natatawa ako. Kasi nga, tuloy, check ko lang yun ah. Unang-una, itong, umakyat itong si Gala Mini Vlog. Sabi ko nga, 3:40-ish ng umaga. Ganito. Yun nga, puro bayaran ka, ganun kasi nagbabayad sa'yo. Akala mo kung sino makapag-accuse, di ba? Akala mo kilala niya ako eh. So, ganun yung usual shit nyo eh, no? Akala ba kami, pwede na namin gawin sa inyo yun, pero hindi kami bobo eh. Hindi kami tanga eh. Di ba? Hindi pong, sino nagbabayad sa'yo, mga ganun-ganun kaagad. Hindi pong, nagipag-usap ba ako sa bangag sa isang mental patient? Di ba? So, yun. Tapos, sinabi niya, ang sabi niya dito na, pag makikilala mo ako, matatakot ka. Ginawa ko siya ng kwan eh, para malaman kung paano mag-isip ang mga DDS, ang mga Dutertards. So, ito yung unang... Ginagawa ko, ina-expose yung kabalastugan. Hindi lang may... Ito lang tayo dun sa kwan, sa part na yun. This is my style, and all you can do is scroll. Maayos ka naman siyang kinausap. Okay, you have to ito yung rule ko tungkol sa mask, okay? Huwag kayong pumunta sa live ko kung sa tingin nyo
Okay, naiinis kayo sa mask ko, sa maskara ko, i-scroll up. Eh, umakyat pa kayo para patanggalin yung mask ko. Ano, sino ba kayo? Di ba? Common sense lang, okay? Yung mga TikTokers, mga content creators, may mga kanya-kanyang style yan. Kung sa tingin mo, yung style ko, eh tanga, VOVO, eh di, wala na kayong pakialam dun, that's my style. Okay? Scroll up. Pero yung umakyat pa kayo para patanggalin yung mask ko, at utusan ako dyan sa baba, okay, akyat ako, tanggalin mo mask mo, para na kayong tanga dun. Okay? Kasi hindi nyo mo talaga mapapatanggal to. Although, I thank my mask for you know, nakakahikayat talaga siya ng mga DDS viewers. So, ito na nga siya, umakyat siya, pinapatanggal niya yung mask ko, itong gunggong na guard na to, na taga Mindanao daw. Okay, so 1,000 followers. We have 1,000 followers. Gawin mo rin. May 1,000 followers siya, di ba? Magmaskara siya. Para sabihan ako kung anong dapat kong gawin. This is my life. Takot ka pala. Takot ka. Takot daw ako. Hindi ako takot. Wala akong kinatatakutan. Sila ba? Sila ba? Yun lang sinasabi niya. Ito yan, yun na yun. Pag nakilala mo ako, sigurado matatakot ka. Pag kilala... Sabi niya kung pag makikilala mo ako, sigurado matatakot ka. Okay, mayroon tayong tinatawag na veiled threat. Okay, kahit pa paano, nag-aral ako ng batas. Okay, at itong guard na to, I don't know kung nag-i-issue sila ng baril sa kanyang agency. Pero yung guard na natitrigger, kasi ang sabi niya, ano to, na yung sinasabi ko daw, naiingayan na daw siya. Mayroon siyang sinabing ganun eh. Nakalimutan ko yung exact term. Na naririndi na daw siya. Ano yung, kung easily triggered ka at guard ka and you have access to guns, kailangan magkakaroon ng psychological test itong mga to. Alright? Kasi, seryoso ako dito. I'm not saying this just because this guy, kasi alam kong paano mag-psychology, alam kong paano intindihin yung mentality, yung behavior ng isang tao. Okay? Hindi mo kailangan maging psychology expert eh. Ito pa lang, yung if my words hurt your feelings, at guard ka, huwag kang mag-guard. Oy, itong si Gala Mini Vlog, kasi may sinabi ka na masakit daw yung sinasabi, masakit sa tenga. Yun pala yung sinasabi niya, masakit sa tenga. Oo. Ang sino kaya? Gusto namin, hindi, kilala. Yung mga viewers, gusto namin malaman yung mga deterrents. Kasi ang dami kong mga death threats eh. Ang dami nag-threaten sa akin. So, sino ka ba in the first place? Okay, I will post your... I have your permission to post this with your face, right? Parehas tayo. Bakit ako natatakot? Ini-screen record yun daw niya. Naka-screen live ako. Parehas tayo. Naka-screen live daw siya. Ilabas mo mukha ko. O yun. Okay lang yun. Screen live to screen live. Pero wag mo akong akyatin. Tapos sasabihin mo sa akin, tanggalin mo yung mask mo. Ano ka, gunggong? Alright. So, medyo mahaba to eh. Tapos umakyat pa siya ulit. Ang nangyari, bumaba siya. And then, nandun pa rin siya sa live ko. Kasi binabantayan daw niya ako. Yun yung sinabi niya. Diba? Ako yung sinasabi niyang bayaran. Eh siya, nagbabantay. Guard nga siya, diba? So, may nagbabayad sa kanya para bantayan ako. Ganun lang kasimple yung logic na yun. So, ito yung sinabi niya na binabantayan daw niya ako. Sabi niya... Ito ba yun? Oy! Okay, I'm here. Ito. Wala ka mangyayari. Wala ka mangyayari kasi ko, paninira lang ginagawa mo. Ano yung paninirang sinasabi ko? Tinanong ko, ano yung paninirang sinasabi ko? Ito, lahat ng DDS, si Maria, ganyan lahat sila. Pag may sinasabi ka ba, okay, let's talk about politics. Pag may sinasabi ka ba sa puon mo, paninira na ba yun? Okay, pag binalita na si Duterte arestuhin ng ICC o may kaso siya, paninira na ba yun? And we're talking about all these cases. Okay, may mga news, credible news, may mga witnesses, may news cycle, okay? Hindi tayo bobo, para hindi natin alam kung paano mag-filter ng fake news to not fake news. Eh, tinanong ko sa kanya, ano yung sinasabi kong paninira? Wala siyang masabi. Kasi nga, masakit lang daw sa tenga yung sinasabi ko. Sabi ko nga, pag-guard ka, huwag kang mag-guard. Gala Mini Vlog, okay? Kung guard ka, huwag kang mag-guard. Eh kung ganyan yung ugali mo, kung ganyan kay snowflake, easily triggered. Alright? Kasi kung may makakasalamuha ka na siguro client ng isang ng establishment na hindi pala DDS at nag-usap kayo ng politics, baka ma-unalive mo siya. May hawak kang baril siguro. 'Di ba?
Imagine niyo, mga DDS, okay? We're not just talking about politics here. For example, hindi lang siguro sa pagiging DDS. Very, yung mga usual shit natin sa buhay. So, kung ganito yung behavior ng gunggong na to, sa very simple topic siguro, matitrigger siya. At may mangyayaring masama. So, yan ang binubuhay mo sa sarili mo? Oh, yan daw binubuhay ko sa sarili mo. Ang kapal na mukha, di ba? Ang kapal lang mo, aakit ka, sasabihan mo ako ng ganyan. Sino ka ba? Kilala mo ba ako? Di ba? So, I'm just discussing this kasi I receive a death threat, okay? Ganun lang? Nasaan niya yung paninira? Magtrabaho ka, Tol. So, magtrabaho. Kapal lang mukha, eh, no? Tingnan mo naman, I mean, hindi ako yung taong kani na ano to yung mapangmata. Okay? Hindi ako ganun. At ayaw kong mangmata, pero ito siya, ganun siya eh. Mapangmata. Buti na lang hindi ito naging mayaman, 'di ba? Paano na ako naging mayaman pa to? Ito pa, paano na ako naging pulis pa siya? Eh baka isa siya sa mga tokhang boys, hindi natin alam, baka may nagsasabi sa mga comment, isa daw. Baka isa daw siya sa mga kwan ni Duterte daw eh. Mga naggaganon eh. Kaya galit na tumato eh. Kasi mawawalan na sila ng kwan eh. Yun yung sinasabi ng mga comments. We cannot validate unverified comments, but I'm just throwing this sa live natin. So, sabi ng user, malapit ka na, yabang mo. Alam mo, malapit ka na. Ganito yung mga DDS. Ganyan pa yung mga katropa nyo, malapit. Iti-threaten, imagine mo, ang dami yung iti-threaten, million na tao. Hindi lang ako. Ako hindi na nga ako, kwan, BBM, hindi ko binoto, di ba? Nakakatawa kayo eh. So, ibig sabihin, ang dami yung gaganunin. Na-imagine nyo ba yun kung ganun yung... Ah, nakakatawa itong mga ito eh. So ito na nga, bumaba siya. So hindi ko alam kung kasi 16 hours ago ko na receive tong kwan eh. Ito na ngayon, naggumawa ka ng video actually noon eh. So nag-message itong, papakita ko sa inyo yung message. Ginagawa ko to para ma-record. Okay, that's my purpose. Kumbaga dual purpose, live and mare-record matik to ng TikTok. And yun dahilan. So, mayroon akong recording. So, itong account na tagapagligtas mo, okay? Nung tinignan ko, may mga nagfa-follow sa kanya, 500 plus ata. More or less ganun. Tapos, libo-libo yung fina-follow niya. So, ito po yun. Hindi ko kasi makuha eh. Hindi ko mapakita dito. Pero nag-post ako sa isang account ko, yung TDN. Yun, kasi ayaw ko ma-report to. So, yun yung dump account ko, kumbaga. Yung TDN account. So, pinost ko yung screenshot na to. Ang sabi niya, tagapagligtas mo, yun yung pangalan ng account. Tapos, may pa, yung logo is like, MNLF, MILF. So, same thing na ginagawa ni Dugong niya sa Mindanao. Ginagawa niyang regionalistic issue. Kumbaga, divide and conquer. Sabi niya, iwalay ang Mindanao. Ganun yun. So, pinag-aaway nila niyang Mindanao at ang Luzon at saka Visayas, eh, style din ito, ginagawa nilang, binibigyan nila ng religious component na. At doon na magkakagulo pag ganyan. Kayo mga DDS, okay? So, sabi niya, Asalamualay. Again, may screenshot pa ako dito. Basta yung ano yung mga kwan ng mga kapatid nating mga Muslim. Sabi na, Wabarakatu. Ganon. MNLF, /MILF always support. So, andali, disclaimer muna, I'm not saying I believe this to be true, pwedeng ginawa lang to ng kung sino, pero para sa akin, kung may credibility man, kumbaga may posisyon sa isang terrorist organization or DDS man yan, o kung saan man yan, itong nasa likod ng account na to, na since 2023 pa, more than one year na, yung mga fina-follow niya si Madarahog. Okay, nakikita ko yung pattern eh. Nagkaroon lang ako ng mga ganito, yung mga super nagtitreaten, yung mga almost terroristic, nung naka-encounter ko si Madarahog. Totoo po yan. Alright? Mamaya ako magbasa ng comment. Sabi niya, MNLF/MILF always support Duterte Takbir, sabi niya.
PI mo, hindi ko lang sabihin yun, PI mo, huwag ka magkalat ng fake news, pikinang na mo, may yung vagina, yun na mo, sabi niya, pagkita, walang pinag-aralan, dito mo makikita, meron ako mag-analyze ng mga letters, pagkita, yung mga maling spelling, Tagalog na nga, di ba, pag, tapos hindi pa marunong mag-capitalize, pagkita, nakita asa lamua, mulay, asa lamulay kum warahat tulahi wabak rakatu. Sabi niya, hindi ko mabasang masyado, hindi ko, para sa mga kapatid natin dyan, okay? So, nag-end yung message niya, same thing, MNLF/MILF always support, Duterte Takbir. Pugutan, behead daw, behead kita talaga ng ulo, sabi niya. Yun yung sabi nito ng message ito, na yung mga DDS dyan, yung mga katropa nyo, okay? Again, ang itong account, tagapagligtas mo, yun yung kanyang, tapos may logo ng MNLF, MLIF, okay? So, I check this, and fina-follow niya si Badarhog. Yung, ito pang nakapagtataka, kasi nga, yung bagong account ni Madarhog, bagong account, kasi nga sabi ni Madarhog, kasi nga tinag niya ako kanina mga 1 hour ago, tinag ako ni Madarhog, kasi sabi niya may bago siyang account. I don't know if he just created that today or yesterday, pero pag tinignan mo yung mga following niya, makikita niya may footprint na ako sa kanya, ang following niya 4,398. Tapos ang isa sa pinaka latest si Madarhog. Tapos Madarhog 2.0, 'yun yung bagong account ni Madarhog. Tapos Indice Bonget, tapos 'yun yung mga fina-follow niya. Tapos yung follower niya 502. Mahirap po makakuha ng 502 followers pag hindi ka matagal. More than 1 year siya. Itong account kong to, itong new account ko, 1.5 months pa lang to, itong account kong to, itong ginagamit kong The Daily Netizen. So imagine mo yun, so I have 17,000 followers, but this guy 502 followers in 1 year. So ito na ngayon, nagpost ngayon itong si Gala Mini Vlog sa kanyang account na may Muslim sound. And that's the reason why may pattern. So ginawan ko siya ng splice video para maintindihan. Okay? Tinag ko siya kasama si Madarhog, kasi nga nakikita ko yung pattern eh. Galing mga followers ni Madarhog. Okay? So ito na nga yung kun natin. So ito yung bagong account ko, yung TDN Live. So ito yung ginawa kong video. Ako, sigurado matatakot ka pag ginalaman ko. Ang sino kaya? Gusto namin mas kilala. Yung mga viewers, gusto namin malaman yung mga Duterte's. Kasi ang dami itong mga death threats eh. Daming nag-threaten sa akin. So, sino ka ba in the first place? So, yan yung screenshot nung MNLF, MLIF. Sa TDN Live po yan. Makikita niyo mismo. And then, yan yung kanyang mismong account. Account ni Gala Mini Vlog ngayon. Pag pupunta ka doon, meron siya yung kan ko, yung mga picture ko doon, yung mismong account ko. And ito yun. Screen recording po to. Yan. Yan siya. Ginawa niya yan. Less than 24 hours ago. الشمس والقمر بحسبان الرحمن. So yan, si Guard. Ako wala akong pangalam kung nananakot kayo. Well, karapatan nyo. Kung gusto nyo manakot, di magtakutan, ganun. Ako hindi ako mananakot eh, kasi anong papananakot ko, di ba? Kasi hindi naman ako violenting tao. Kaya hindi nakapagtataka nang pumatay kay Percy Lapid ang mga DDS, the Duterte side. Alright?
sila ang pumatay kay Percy Lapid. Okay? Sila ang pumatay kay Percy Lapid. So, ikaw, gala mini vlog, message ko to, recorded to, okay? I'm doing this, dual purpose, live and record. At si Madarahog, na puro pa victim na lang yung ginagawa na blinak ko daw siya, tapos nire-report daw siya. Ang dami niyang mga kwentong ginagawa. Habi ko, hindi ko blinak yung Madarahog na yan. Ang dami niyang, siguro mga bots. Kasi nga, makikita mo yung behavior ng mga bots eh. Hindi kit, unang-una hindi kita blinak, hindi ka nag-provide ng proof na blinak kita. Kasi, based yan sa kwento ng mga, nandito na mga alipores mo. Okay? Hindi kita nireport. At wala akong nire-report. Hindi ako mahilig mag-report. At wala akong time sa mga ganyan. Okay? Wala akong time na mag-report. So, nagpapa-victim na si Madarahog. Ewan ko, kasi nga, baka nireport siya ng mga kaaway niya. Diba? Ng mga iba, hindi lang naman ako. So, at saka hindi ko siya inaaway. Unang-una, hindi ko siya kilala. Nung unang nag-encounter kami ng Madarahog, hindi ko siya kilala. Sa totoo lang. Pag nakita niyo yung video ko, basta gulat talaga ako, may mga 90,000 plus followers siya. Hindi ko siya kilala. So, saka nun, pagkatapos nun, wala na. Tapos, inatake na ng mga trolls niya yung account ko pag nung nag-encounter kami kasi nga nagpapa-victim siya na minute ko daw siya. Alam mo yun, parang bata. Minute ko daw siya, mga ganyan-ganyan. Oo, totoo, minute ko siya kasi bastos siya sa live. May nagsasalita, huwag kang magsalita. Salita ka ng salita eh. Diba? This is not your account, this is not your live. Okay? So yun lang yan. Ganun kasimple yung kwento namin na Madarahog. And then, ang dami na yung mga pinagsasabing mga pa-victim effect. So, kay Gala Mini Vlog, guard ka, sir. Okay? Kung guard ka, at ganyan yung ugali mo, ganyan ka, easily triggered ka, yung, masakit daw sa tenga yung sinasabi ko. Okay? Yung sinabi niya. Kung easily triggered ka, huwag kang mag-guard. Siguro mag-construction ka. I'm not saying this to insult you. Okay? Kasi yung pagiging guard, marangal yan, sir. Sinasabi mo sa mga exchange natin, kasi nagre-reply ka, diba? Marangal talaga ang pagiging guard. Okay? Kailangan yan sa mga establishments. You know, pumapasok tayo sa mga establishments sa may guard. Kasi kung yung guard ay easily triggered, madaling uminit ang ulo, magkakaroon ng problema. Diyan ang daming mga ganyang mga cases, di ba, na guard, pinupyo yung kasama niyang guard kasi walang pagtitimpin, mainitin ang ulo. So, advice ko sa'yo, sir, Gala Mini Vlog, huwag kang mag-guard. Parang awa mo na. Siguro mag-guard ka sa mga Duterte, mag-apply ka sa pamilya Duterte sa Davao. Siguro, ewan ko, hindi kita kilala, hindi mo rin ako kilala, di ba? Kung ano yung connection mo sa kanila or siguro dahil fan na fan ka lang. Okay? So, nilalagyan mo ng religious component to eh. Di ba? Kasi nakaka-insulto yan sa mga kapatid nating mga Muslim. Kasi for sure may mga kilala akong bumoto kay BBM. Alright? Binoto na kay BBM hindi dahil kay Sara. Okay? Kung napapansin nyo, nung sinabi ni Digong yun na gustong ihiwalay ni Digong yung Mindanao, ang unang umayaw mga leaders sa Mindanao. Mga leaders. Okay? So, yung ganyan, super insulto yan na ginagamit nyo yung Muslim sound to terrorize critics of Duterte. Ano siya? Nasa tamang pag-iisip ka ba, Gala Mini Vlog? At saka yung may-ari ng account na yun, na since fina-follow niya mga DDS, yung MILF, MNLF, yung tagapagligtas mo. Yun. So, yun lang masasabi ko, relax lang, okay? Politika to, naniniwala ako ng politika kailangan seryosohin. Kasi dito nakasalalay yung future natin, okay? But I'm not talking about partisan politics. Kasi pag partisan politics kasi, may difference, big difference between partisan politics at politics per se. Ang partisan politics, yun yung away na magkakabilang group. Mga partisan nga, di ba? Magkakaaway na party.
But politics per se, what is politics? Diba? Yung study of your rights. Pag interested ka sa politics, you must be interested kung ano yung rights mo in your rights as a human being, not just as a citizen. Kasi nga, nasa constitution yan, yung right to life, liberty, and property in the pursuit of happiness. Under yan ang politics. Although, they say constitutional politics, but, di ba? Political science is the best term that we can give that kind of concept, di ba? Anyways, ito yung Jerome eh. Ito na yun, si Galamine ni Vaglet, itong Jerome na to, yung bakla, 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 sabi niya. Ang pangalan kasi ni Kwan, ni Galamine ni Vlog, Jerome. Check niyo yung isang account niya, Jerome. Okay? Nakita ko. So, kung ikaw si Galamine ni Vlog, Jerome, okay? I love my family, sabi niya, Matthew Watazar. Dali nga. Kasi, kung itutuloy mo yan, magkakaroon tayo ng pagre-report sa iyong agency. Okay? Ako, ayaw kitang mawala ng trabaho, pero na mas concerned ako sa ganyang klase ng trabaho mo, kung ikaw yan. Kasi nga, may hawak kang baril eh. O batuta, sana batuta lang. Imagine mo yung guard, mainitin ng ulo. Di ba? Ayaw lang sinasabi. Unang-una, yung mga gusto umakyat na mga DDS dyan, ano yung paninirang sinasabi ko? Tinanong ko siya. Tinanong ko itong Jerome at si Guard DDS. Anong paninirang? Wala siyang masabi. Wala siyang masabi. Diba? Kasi nga, kulto nga. Kulto. Ganun sila. Wala silang masabi. Pag dapat, ready ka. Pag makipag-debate ka, ready ka. Huwag yung takutan. Kasi yung takutan, para lang yan sa mga walang utak. Diba? Brute force nga, para sa mga Nazi. E di, ganun na lang. Gyera na lang, kung yung gusto mo. Parang ganun. Dapat ito yung maipadala sa West Philippine Sea. Diba? Makampon ni Digongyo. Nang tatapang. Ang tatapangan nila eh. Sobrang tapangan nila eh, no? So, kung ganyan kayo na mga Duterters na gusto yung pumatay, mag-unalive ng tao dahil lang sa sinasabi namin kay Duterte, kasi unang-una, hindi namin kailangan sirahan si Duterte. Hindi namin kailangan sirahan si Princess Fiona. Kasi nga, sila yung sumira sa Pilipinas. Sila yung sumira sa sarili nila. All we need to do is talk about what happened. Hindi namin kailangan siraan. Hindi nyo magets. Kasi nga, medyo makitid ang utak nyo. Sabi ko nga, ang natitira na lang mga Duterte, kunti na lang, super kunti. So, sabi ni, magbasa na ako ng comments kasi hindi ko nababasa yung mga pinagsasabi ng iba. Bigla nang nawala si Jerome. Kasi, baka siya yung Galamine. Kasi ang pangalan ni Galamine Vlog, nakita ko, Jerome, nakalagay dun sa kanyang one caption. Okay? So, sabi ni Pinoy, host mausay, kahit tuloy mo lang. Isabel 8992, takutan yun lang alam kasi kulang naman sa gawa. Yun nga, takutan na lang. Imagine mo, ganun yung bansa natin. Kaya hindi katakataka na ang pumapatay talaga, mga Duterte. Tapos i-deny pa nila, yun yung nakakatawa eh. I-deny pa nila, ano ba, magkaroon kayong debate. Ayan, daming namatay, ganyan. Sabihin natin, specifically yung mga cases. Tapos, hindi paninira yan. Tapos, amaya, papatayin kita. Ganun yung kanila eh. Ano yan? Diba? Ganun yung ending. Mananakot na sila. Diba? Sana naman, ayaw, pag nagkaroon ng civil war, yun yung pinakamatindi. At yun siguro yung gusto ng iba. Kasi nga, yun yung gusto mangyari ni Digongyo eh. Kasi ilang beses na niyang ginamit yung pulverin issue na yan kay PBBM. Na sinasabi niya sa, for example, sa isang conference last year, na nakita ko lahat yun eh, na ini-encourage niya yung mga militar na mag-alsa. Yun yung ginagawa niya. Ini-insight niya yung military. Diba? Ilang beses na niyang nang ginawa yan ni Digongyo.
So, all right. CJ Sky, ano ba talaga Beto ang sabi niya? Hi Pati Bao. Yeah, may nagde-death threat po sa akin, ma'am. Talagang with Muslim sound at MILF MNLF na follower ng nakadebate ni Mami Bru si Mother Hog. So ang nakapagtataka, si Mother Hog kaka-create lang niya ng account today or yesterday. Sinabi niya sa kasi tinag niya ako eh. Ang nangyari, yung nagtitreaten sa akin, follower. Ibig sabihin, kaagad-agad finallow. Diba? This is the pattern. So, sabi ni Pati Bao, civil war was sa China, takot pero sa kapwa Pilipino, okay, rebels. Yun nga eh, diba? Yung tipong, sabi ko, kung ititreaten yung lahat ng mga kritiko ni Duterte, million yan. Million. So, imagine mo yun, magtitreaten ka, million, yung ititreaten mo. Natatawa lang ako eh. Ayaw kong seryosohin yung mga death threats na yan. Kasi nga, it's gonna have an impact on your mental health. Diba? Pero ako tatawanan ko lang yan. Pero ako para sa akin, yung mga death threats na mga threats, talagang death threats talaga eh. Pupugutan daw ako eh. Sabi sa message niya eh. Kung na lang yan eh, that reflects yung party ni Digong Yo. Yun na lang yun eh. Nare-reflect. Kaya nga yung mga DDS, proud ba kayo sa mga ganun? Diba? Mag-isip-isip kayo. Kung ganyan yung mga katropa nyo. So, makapanira lang kahit ano sasabihin eh. So, yun nga, kayo, yun laging sinasabi nyo, mga unang-una, hindi namin kailangan siraan ang mga Duterte's. At pangalawa, politiko sila. Politiko sila. Ang, diba, anong sabi ni Juan, ni Harry Roque sa pagdinig kanina? Don't be onion-skinned when you're in politics. Sinabi niya yan sa Congress. Nung tinanong ni Dan Fernandez about yung paninira daw ni Roque sa Congress pag nasa SMNI siya. Di ba ang sabi ni Harry Roque, don't be onion-skinned. Same thing, ba't kayo nasasaktan? Ba't kayo ang nasasaktan pag nakikriticize sa mga Duterte? Kasi nasa politics sila, ganyan sa politics. I'm not saying that it's natural, but it is natural. Okay? Kayo rin naman eh. Sa totoo lang, mas pangatlo, mas malala kayo. Pag manira, yung ginawa nyo kay Laila De Lima. Alright, yan yung pinaka-favorite kong example. Yung paninira nyo, lahat fake news. Walang totoo. Gagawan nyo ng video, gagawan nyo yung mga kwento-kwento, tapos ang kapal pa ng mga mukha nyo, mga DDS kayo, kayong magsasabi na naninira ka, putang ina nyo. Diba? I mean, lahat, pag may titingnan kang Duterte-tard, nasasabihin naninira ka, tapos titingnan mo yung account niya, puro fake news. Puro pambabanat. Alam mo, ano ba kayo? Mayroon ba kayong utak? Okay, dali. May gusto kong makiyat. Yun yung nagbanta sa akin. Itong nagbanta sa akin. Nasa na? Biglang bumaba. Accept. Tagapaglista naman. Pero ang pangalan na ako niya, tagapagtanggol. So, gusto kong malaman kung iisa sila. Okay. So, ang pangalan niya, tagapaglista. Yun yung nagbanta sa akin na ibebehead daw ako. So, okay. Let's hear from these people. Na kapanalig mo siguro. Tagapaglista. Yun ba yung pangalan mo dito, sir? Tagapagligtas mo. Okay, sir, magsalita ka. Matagal na kami nagtitimpi sa iyo, ah. Ano, dito, ano? Dito namin dito. Putulan ka talaga namin ng ulo. Narinig yun mga ka-netizen? Hindi kami nagdudulo. PDS to. Sir, wag mo namang lahatin na porket nag-ano sa'yo, agin sa'yo, sabi mo agad na DDS. Pareho ba kayo ng signal? Sir, iko-correct lang kita, porket ba may gumaganyan sa'yo, dadamay mo na lahat ng mga DDS? Hindi, dapat sa kanya ka magalit, hindi sa akin, kasi nga, Mag-iba kami, kung siya, may sarili siyang ano, kumbaga may sarili niyang galit dyan, huwag mo idamay ang DDS. Oh, nasaan na siya?
O di ba mabanan na pahiya, di ba? Hindi kami didis dito. Yung sao na yun, may sariling galit sa'yo yun. Huwag mong ano yung DDS. Hindi ko nga alam kung ba't sila nagagalit dahil na, sinisiraan ko daw si Dugong yun. Nakikita kasi sila sa'yo na paninira, na... Ano-ano, sir? Mga sinasabi mo na hindi naman nila nakikita, pero sinasabi mo kasi ang inaano kasi na marami nakikinig, marami maniniwala sa'yo, kumbaga. Ay, ganun-ganun. Oh, gusto mo makita ulit sa pagligtas. Ah, papakitin ko siya. Okay, gusto kong malaman kung anong problema niya. Kasi nga, nagbabantay, no? Oh, yan ulit. Pareho kayo ng signal. Choppy kayo pareho. Hindi ko alam kung bakit. Same... Pero pag nasa live ako, okay naman. Same ba kayo? Pag nasa... Nag-observe lang kami dyan sa mga pinagagawa niyo, ha? Kala niyo, di kami nagbabantay sa inyo. Anong problema pag mo? Pag kami magalit sa'yo, oh. Putol-putulin talaga namin yung buong katawan mo. Ano? Hindi kami nagbabanta, ginagawa namin kung ano yung kaya namin gawin. Kaya ah, tingnan niyo mga DDS ngayon. Ayos-ayos kayo diyan sa pinagagawa mo. Itong isa, DDS 'yan. Natin. Yan ngayon yung kwan ng hindi DDS. Hindi kami makaduterte. Okay. Dahil ayaw nilang masabihan si Duterte. Yan lang 'yan. Sasabi mo. Ano ba 'yung pinagsasabi ko, sir? Terorista ka ba? Terorista ka? Sir, ililiawin ko lang ha. Hindi naman dapat natin pag-usapan ng mga private administration. Dapat ang pag-uusapan natin, sir, kung ano ang nangyayari ng bansa ngayon. Yun dapat ang topic mo. Wala kaming pakialam kung kasi kami. Ang topic mo kasi lagi, sir, puro kami. Previous administration. Saglit, sir. Kaya umayos-ayos ka dyan sa pinagagawa mo. Huwag mong sirayan ang bansa natin. Doon ka sa tama, hindi yung puros paninira ka. Tagapagligtas, ano yung sinabi ko na ayaw mo? Na terorista. Kaya naman gawin kung ano yung gusto namin sabihin. Ano? Para malaman itong kasama mo na pinagtatanggol ka. Tulan ka namin ng ulo. Okay, ano yung sinabi ko na ayaw mo? Hindi ko tinutuloy rin dyan. Linawin, ano ba yan? Hindi ako nagsasalita ito. Ano ba nagsasalita? Pinagtatanggol ko ba yan? Mo siya eh. Okay lang sa'yo, nagpupugot siya ng ulo. Okay, nagagawa siya ng premier dahil nga idol niya, Diyos niya si Dugong Yo. Okay? Yun lang yun. Walang kasi, problema sa'yo yun. Ang problema sa akin. Kasi nga ayaw mo yung sinasabi ko. Pareho kayo. Pareho kayong mga DDS. So, ikaw, tagapagligtas sa terorista, sabihin mo kung ano yung sinasabi kong paninira. Huwag ka muna magsalita, Juan. Ano to? Pareho kayo ng signal. Nasa isang lugar ba kayo? Ha? Nasa isang lugar ba kayo? Problema mo yung signal mo dyan. Huwag sa amin. Oh. Na magsalita ka tagapagligtas, ano yung sinabi kong ayaw mo? Yun lang yun, hindi ko sasabing paninira, yung ayaw mo lang. Nakikinig ako. Makita ka lang talaga namin. Ano, hindi ko maintindihan ang maintindihan sa sinasabi mo? Wala kang maintindihan? Oh. Okay naman yung boses sa akin, ah. Wala kang kwentang tao, sinisira mong bansa. Wait, yun naman yung boses niya. Akalain mo yun? Akala, sir, ikaw, ko, sir, narinig mo yun, di ba? Isang DDS, wala pa akong nakitang ganong BBM. Ang mga DDS lang yung ganon yung gustong papatay, papugot ng ulo. Nasa inyo lang yan eh. Kayo lang yun. Kayo lang mga DDS. Nilalahat mo na. Tama yung sinabi ko talaga na ang natira na lang sa mga DDS, sir, sir, huwag kang ganyan lata, dahil meron ding BBM na nang babanta. May kaya mo yung sinabi ko, akong sir, kung ako yung nasa sitwasyon mo. Gusto mo ba? Patunayan ko sa iyo na binabantahan ako ng BBM sir, supporter. Kung ako yung nasa sitwasyon mo, hindi ay hindi sabi na wala, wag mo sabihin na walang ganun sa BBM ko. Supporter. Dahil meron so, din, ang daming banta sa akin. May tanong ako sa iyo, okay lang ba sa iyo na ganun yung mga kasama mong DDS? Siyempre, tinotolerate ko ba? Hindi ko tinotolerate 'yan. Wala nga, hindi ako nagre-react. Hindi mo tinotolerate. Pero tinanong mo ba kung anong problema niya sa akin? Kayo nag-uusap, bakit ako nag-aano? Hindi ko nga siya nakikilala eh. Okay, nakikilala hindi ko siya. Iyon yung kanya, ano di ba sabi niya? Di ba ang kayo sabi? Kayo nag-uusap dalawa, sir. Sir. Dapat na yan, mag-topic na natin. Okay, andali lang. Between you and me, ako yung pinagbabantahan, isang crime to. This is a crime under the law. The Philippines. Yes, ikaw, okay lang sa'yo. Hindi ka na siya shock. Sa akin ka pa nagagalit. Alam mo, sir, hindi ka ba sanay sa mga ganitong platform? Bago ka lang ba?
Hindi ako ba... Yan, problema, eh, no? Hindi ka ba masanay sa ganito platform? Sir. Sabihin ko sa'yo, sir, ako, ang daming dead threat sa akin pero binabaliwala ko. Parang hindi, ikaw, wala, parang... Wala kang patunay doon. Ito na yung patunay. Ka na. Ba't galit ka ba sa akin? Galit ka sa akin? Hindi ako galit. Kasi hindi ako galit. Huwag mo ko idamay. Sinasabi mo kasi parang pinagbibintang mo din. Wala, parang tinotolerate ko yung isa daan kanina. Kasi nung una, ako yung unang tinira mo eh. Bago siya eh, di ba? Oh. Eh, pinakit mong isa. Tayo nag-uusap, nagpapakit. Dali, may gusto umakit pa na dalawa. Si A9 at si RM Rivera ba yun? Yan. Magandang umaga. Magandang umaga, sir. Wala pala. Para ano lang yung mga yan. Yan, okay yung kwan nila. Pareho kayo ng signal dun. Yung teroristang DDS. Okay sa A9, yung connection niya. Alright, isa-isa lang yung magsasalita, isa-isa. Okay, let's listen to A9 first. Umakit ka na kanina, A9, di ba? Okay, no, nothing to say. Wala ba tayong pag-uusapan na... Andali lang. Andali lang, sir. Ang style ko pag umakyat, pagsasalitain ko, and then we can continue with the topic, okay? Ganun yung nangyari kay Adarahog. Salita siya ng salita, may umakyat. RM Rivera, kung ayaw magsalita yung isa, di puro. Next. RM. Sasabihin ko lang to sa mga to, puro delusional tong mga to. Magsasabing nagbabanta, pero wala nang nagbabanta sa kanila. Puro salita lang yung mga yan. Yun nga, naniniwala ko dyan. Nanakot lang, pero yung argument ano, niya sa argument ko. Siya rin yung victim daw, para yun yung argument niya, para hindi ako mag... If someone is threatening you online, how are you going to take it, diba? Right. Pero ang sagot ni Kuan, yung isa, eh ako rin naman eh. Diba? Bago lang ka ba sa... Anyways, continue. I'm sorry for cutting you out. RM. Kasi itong mga to, puro ano, yung nga sinasabi ko, puro salita lang, pero walang katotohanan. Puro... Alam niyo ba yung puro ganito, babanatan kanila, pero sa kanilang sa behind the curtains, walang totoo. Yeah, paawa. Alam ko na yan, paulit-ulit na yung mga ganyang mga ano nila eh, sa totoo lang. Marami na akong na-observan yan sa mga ganyan. Yeah. itong ano na to, sinasabi niya nagbabantang BBM, no. Walang magbabantang BBM, hindi kami ganoon. Wala akong nakita. Loyalist kami, pero hindi ako, kami ganoon. Ako, sir, talagang anti-BBM ako. Anti-BBM ako noon. Wala pang nagbanta sa akin ng mga BBM. At meron akong patunay, mga Facebook posts, mga vlogs na anti-BBM talaga ako. Pero ito lang talagang Duterte, yung talagang mga kriminal, utak kriminal.